Malapit ng alas 5 ng hapon, kasabay ng pagbukas ng kaliwat kanang food stalls. May budget kayo? Ang pagdagsa naman ng mga turista dito sa Katangnan Bridge sa Siargao. Narito sila para kumain. I love the sunset and the food and nice people to talk to. Mag-skating at mag-sunset watching. At karamihan sa kanila, mga dayuhan o afam. It's nice to watch the skaters and a lot of nice people here. I'll come back. Kaya ang bansag tuloy sa tulay na ito ngayon, Afam Bridge. Ginawa po ang Katangnan-Kabituunan Bridge noong 2016. It was finished around 2021. Ang length po ng Katangnan-Kabituunan Bridge, it's about 348 meters. Dito, marami raw nakatagpo ng kanilang pag-ibig. Si Manilyn na born in the island and raised by the seas ng Siargao, o diba, paborito raw tambayan sa isla ang Afam Bridge. Hindi na yun maiwasan tumingin sa mga apam. Pag nakakakita ako ng foreigner na mag-co-full, ay sana ganyan din ako. 18 anyos si Manilyn nung nagtrabaho sa Maynila, kung saan nakilala raw niya ang unang afam na bumihag ng kanyang puso, isang Amerikano. Nagkaanak kami. Yung nagbuntis ako, umuwi ako dito. Pero si Manilyn, may nadiskubre. May asawa from Thailand. Kaya mag-isang itinaguyod niya ang kanilang anak. Nagtrabaho sa isang bar sa Siargao kung saan naman niya nakilala ang sunod na afam na inakala niyang hihilom sa sugatan niyang puso. One week kami sa Cebu nagsama. Bumalik na siya sa Florida. Siya yung nagsusupport sa anak ko. Hindi ko alam kung babalik ba siya. Dami niyang dahilan. At ewan kung bakit afam magnet daw talaga si Manilyn. Dahil sa ikatlong pagkakataon, umibig na naman siya sa isang foreigner mula naman sa Australia. Iniisip ko baka ito na yun. Sana Lord, sana ito na nga. One week siya nag-stay dito. So one week na yun, nakabuo kami. Yun yung pangalawa ko. So sinabi ko sa kanya, parang nashock siya. Iniisip niya, sa akin ba yun? Nasaktan ako. Pero si Afam number 3, lumipad pabalik ng land down under. Since nung nag-birth ako sa baby ko, pangalawa, hindi na siya nagkukontak until now. Si Manilyn, sa pang-apat na pagkakataon, nag-fall naman sa isang Swedish guy. Ang dahilan din yun ng paghiwalay namin, ma'am, away. Kala ko another. Ay, Diyos ko, ang ganda talaga. Ang ganda ng beauty. Sa kakahanap mo ng the one, minamalas pa rin. Kaya si Manilyn madalas magmuni-muni sa Afam Bridge. Nangangarap na ang susunod niyang mamahalin ang taong handa na raw siyang seryosohin. Hanggang dito nga nag-cruise ang landas nila ng Australianong si Blake. Nag-celebrate siya ng December 25 sa bahay ng friend ko. Hanggang doon nag-umpisa yung pag-uusap namin. Si Blake na inlababo raw agad kay Manilyn. Sabi ng asawa ng kaibigan ko, ano bang ginawa mo? Bakit daw patay na patay sa'yo? Sabi ko, iwan ko. Pero si Manilyn, may agam-agam. Kung mamahalin ako, mamahalin din yung mga anak ko. At si Blake, literal na isang linggo lang din sa Siargao, umuwi na ng Australia nitong Enero. Alam ko na mga style ng mga foreigner, pupunta dito, tapos uuwi. Kontak lang saglit, tapos wala na. Isang linggong pag-ibig lang ba talaga ang lahat? Gaya ni Manilyn, tambayan din ng surfing instructor na si Merlan ang Afam Bridge. Kaya pa ako nandito madalas kasi po nakakawala ng pagod, tapos ang sarap tingnan ng mga tao, ibang lahi, tapos maganda yung sunset. Hindi naman daw sa pagmamayabang, pero si Merlan ma-appeal daw talaga sa mga foreigner. Marami talaga nakatingin, yan, nagpapansin, nakangiti palagi, gusto talaga nila na aakitin ka. Si Merlan, aminadong chick boy, hanggang nakilala niya ang nagpatinuraw sa kanya, ang tiga Netherlands na si Imka. Always smiling, very nice. Muna na pagkita, tingin ko barkada lang kasi hindi naman talaga kami nagkatingin na maayos. Sa paglipas ng mga araw, hindi na lang hilig ni na Merlan at Imka sa surfing ang nagtagpo. Pati na rin daw ang kanilang mga puso. Masarap kasama. Nakakatawa lang kasi palaging nakasmile, walang problema. He's my first boyfriend. I feel really safe with him. He's really sweet, very caring of me. We always have a good laugh.
at ang pinaka-romantic date spot nila. Walang iba kundi ang Katangnan Bridge. Madalas naming banding dito, skating talaga, tapos yung Sunset Bridge. He goes fishing, I go skating. Pero ang masasayang araw nila sa isla, mauudlot muna. Kahapon lang kasi, si Imka umuwi na ng Netherlands. Nakakatakot rin kasi, syempre na-inlove na rin ako sa kanya. I promise that I will come back in June. Please trust me, I never find someone here. Samantala, kung inakala niyong isang linggong pag-ibig lang na naman si Manilyn at Blake, nagkakamali kayo. Dahil matapos bumalik ng Australia ni Blake, tuloy pa rin daw ang kanilang komunikasyon. Sabi naman ng kaibigan ko, seryoso daw siya. Okay, kung seryoso talaga siya, seryoso din ako. Wala rin daw issue kay Blake kung may anak si Manilyn sa una niyang mga nakarelasyon. Sabi niya, siyempre, tanggap ko at saka mahilig siya talaga sa kids. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Plano raw ni Blake na bumalik ng Siargao sa Hunyo para mas mahaba niyang makasama si Manilyn at para pagplanuhan ang kanilang future. Halos ganyan ang sinasabi pag nakapag-boyfriend ng foreign ganyan. May foreigner na naman, ang habol ganyan, pira daw, mapaayos lang yung bahay. Yung bahay nga namin ngayon, hindi pa tapos. Kung may foreigner ba ako, hindi sana tapos na yan. Awayin ko daw, ay naku, hayaan nyo na lang inay. Samantala, nitong Biyernes. Hi! How's your last day at work? Good, I'm happy to get home. I'm waiting at the airport. I miss you. I love you more. Wala siyang kamalay-malay na may ipinadalang sorpresa sa kanya si Blake. Yes, I've got you something today, of course. I'm broken. Thank you, babe. You always take care and thank you for loving me. Thank you for loving me. Magkalayo man ang pinagmulan, magkakaiba man ng pinanggalingan, ang kanilang mga puso sa isang tulay, nagdugtong!